Mga kapamilya, bukod sa nagtaasa ng presyo ng mga rekadong pang Noche Buena, ilang produkto pa ang humihiling na dagdag presyo bago magpasko. Inamin sa teleradyo ni Trade Undersecretary Ruth Castelo na may mga napagsabi na at hiling ang ilang manufacturer pero hindi pa ito inaaprubahan ng DTI. Patuloy pa niya ang pag-aaral ng kagawaran sa hiling at wala pang schedule kung kailan papayagan ang price increase. Mag-a-advise naman tayo in advance. Kaya lang syempre nakaalalay din tayo. Bukod sa nakaalalay tayo dun sa kung kailan gagalaw ang presyo, nakaalalay din tayo sa kanila sa pagsasabi na medyo alalay lang po yung increase na hinihingi nyo. Kasi syempre, kung masyadong mataas, makukover nga, makukompensate nga yung kanilang losses, hindi naman bibilin yung produkto dahil hindi na affordable sa consumer. Bagamat amirado si Trade Undersecretary Castelo na justified o makatwiran ang dagdag presyo sa Noche Buena products dahil sa mahal na raw materials at maging ng petrolyo ngayon, nananawagan ng DTI sa mga retailer na alalay lang sa pagtaas ng presyo. Babantayan anya nila kung may profiteering na o pananamantala kapag mahigit 10% ang itinaas sa presyohan. Inibok naman ng DTI ang publiko na samantalahin ang bundled products dahil aabot sa 20 hanggang 70 pesos ang matitipid dito. Samantala, posibleng sumipa pa sa mahigit 400 piso ang presyo ng kada kilo ng pulang sibuya sa mga susunod na araw. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Magsasaka o SINAG, na tumaas ang presyo ng pulang sibuyas dahil nagkaubusan na ang supply ng puting sibuyas. Git ni So, hindi sana nagmahal ang presyo ng pulang sibuyas kung maaga pa lang ay nag-angkat na ng puting sibuyas ang gobyerno. Pag hindi pa pumasok no ang Department of Agriculture ng sibuyas itong December, sisipa pataas yan. Yun ang problema natin. Kaya nag-recommenda tayo last month na magpasok na sila ng November ng puti. Itong December, kailangan may pinapasok din ng puti tsaka pula. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na tutugunan nila ang problema sa supply ng sibuyas at kung kinakailangan, mag-aangkat sa ikalawang linggo ng Disyembre na kanilang gagawin.